Dati dito sa amin, pagkatapos ng anihan ng palay, kadalasang isinusunod ng mga magsasaka na itanim ay tabako, kamatis, talong, kalabasa, okra, at iba-iba pang mga gulay. Minsan ay melon, minsan din ay pakwan. Pero ngayon ay naglalaro na lang sa dalawa ang pinagpapalit-palit na tanim. Pagkatapos ng palay, ang isinusunod na ay mais. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano na ang sistema ng pagtatanim ng mais dito. Una ay binubungkal ang lupa. Gumagamit na ngayon ng makina para sa pagbubungkal. Hindi na kagaya dati na ginagamitan pa ng kalabaw, hila-hila ang araro. Ngayon ang pag-aararo ay sa pamamagitan na ng traktora. Hila-hila ang maraming steps ng pambungkal. Pagkatapos bungkalin ang lupa, pinapadaan naman ang tinatawag nilang rotor o rototiller. Ito ay para madurog ang mga buo-buong lupa, papino ng konti. Pagka napino na lang konti ang lupa, pararaanin naman yung tinatawag na tagabuhit. Ito yung healer, ito yung tinatawag na healer sa English. Ito yung parang gagawan lang yan ng kanal, yung lupa, pare-pares ang sukat. Tapos dito nila ay tinatanim ang mga buto. Ang pagtatanim na ngayon ng mais ay hindi kagaya na dati na ginagamitan namin ng kahoy na may tulo sa dulo para paggawa ng hukay. Ngayon ay mayroon na silang ginagamit na bakal na kung tawagin nila rito ay Parmalite. Ang Parmalite ay yari sa bakal na wala pang isang metro, tapos ay may imbudo. Meron siyang tulis, na yung tulis niya ay bumubuka sa pamamagitan ng kalabitan. Meron siyang kalabitan malapit sa imbudo. Pagkalagay ng buto sa imbudo, hindi pa malalaglag yun sa lupa. Itutusok ngayon yung tubo na yun sa lupa, tapos kakalabitin. Tsaka naman malalaglag ang mga buto. Ganyan na ngayon ang sistema ng pagtatanim ng mais dito sa amin.